Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo at ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Kung gusto po nating maging matagumpay, kailangan po nating gawin ang mga habit po ng mga successful na tao. Dahil ito po ay makakatulong po sa atin upang tayo po ay maging matagumpay sa atin pong mga buhay. Ngayon pong araw na ito, itutuloy kong apat pa pong kailangan nating malaman na habit po ng mga successful na tao na sinulat po ni Stephen Covey. Una ay ang be proactive o maging problem solver po tayo at ang begin with the end in mind. At meron din pong pangatlo na put first things first. At ngayon po, kung tayo po ay nasa maturity level na, dadating po tayo sa pagiging ating dependent na kung it means you. Kung ma-apply po natin ang tatlong habit po na ng 7 Habits of Highly Effective People, dadating po tayo sa ating pag-independent na ang I, makakaya mo na pong gawin at magkakaroon ka po ng self-mastery ng tatlong habit po. At kung ma-master mo na po ito, dadating po sa punto na magiging interdependent ka na po na you will think just like in a team at we, also yung we as in the family po. At magkakaroon po tayo ng teamwork mentality. Kukumbayin po natin ang iba't ibang talent at ang ating mga abilities upang magkaroon po na tayo ng to accomplish something even greater at we accomplish it together. Ang habit po ng 4 to 6 ay tungkol po sa how to deal with people na kailangan po nating makikooperate at makipag-empathize po sa mga tao para magkaroon po tayo ng strong relationship po sa kanila. Ang ikaapat po na habit ay think win-win. Kasi may meron pong mga tao na nag-iisip po sila na lose-win or win-lose. Ang ibig sabihin po nito, kailangan mong matalo para ako ay manalo. Ito po ay poor mindset na ibig sabihin, lack of abundance mindset po ng isang tao na kung meron po siyang win-lose or lose-win attitude. Meron din pong lose-lose attitude na ang ibig sabihin, hindi po ito mabuti para sa bawat isa sa atin. Na kung halimbawa po, ang isang military po ay magre-retire po siya at at the age of, sa ganitong edad po na magre-retire siya, magkakaroon po siya ng pension. Pero dahil nag-divorce po sila ng kanilang asawa, ay kinat niya po ang kanyang pension na pareho po silang na-wash out at nawalan po sila pareho. Ayun po ang halimbawa ng lose-lose attitude. Meron din pong win attitude na ang ibig sabihin po nito ay gusto mo lang pong manalo para sa sarili mo na hindi ka naman nagbibigay ng value at hindi ka nagsishare sa iba. Ang gusto mo sa sarili mo lang, ikaw ay manalo at it is being selfish po. Meron din po tayong attitude na no deal. Ibig sabihin, neutral lang po ito at you come to a deal na pareho po kayong magbe-benefit at it sinabi niyo po sa inyong mga sarili na it is no deal. At ngayon naman po, ang pinakamagandang attitude po nating magagawa ay win-win attitude po. Kailangan po nating win-win attitude. Paano po ito magagawa? Magkakaroon po tayo ng mutual benefit, magkakaroon po tayo ng share gain at magpa-profit ka din together at magkakaroon po tayo ng mga kaalaman kung paano po natin gagawin ang win-win attitude. Isipin po natin lagi ang win-win attitude sa ating pong mga buhay upang wala naman po tayong masasagasa ang ibang tao. Halimbawa po ng win-win attitude ay kapag bumili ka po ng libro sa halagang $20, tapos magbe-benefit ka po sa lahat ng insights at knowledge at karunungan po na andoon. At ang author naman po nun ay mabibigyan mo din po ng bayad po na iyong ibinili doon sa libro. Ang ikalimang habit po ay ang seek first to understand, then to understood. Ito po ay tungkol sa kwento po ni Stephen Covey sa kanyang anak na nagkaroon po sila ng pag-uusap sa mga issues ng kanyang anak tungkol po sa mga ilang bagay. Pero sinabi niya po sa kanyang kaibigan na humingi po siya ng payo na ang aking anak ay ayaw makinig sa akin. Sabi ng kanyang kaibigan, teka lang, ayaw bang makinig sa iyo ng iyong anak? Ang alam ko, kapag gusto mong maintindihan yung anak mo, kailangan makinig ka rin po sa kanila. Ayun po ay napaka-logic na ibig sabihin, di ba po? Kasi ibig sabihin, kung gusto mo pong maintindihan ka, kailangan intindihin mo po muna ang iba. Ayun po.
paano po ba tayo nakikinig sa ating mga kaibigan, kapamilya, o kung kanino man po tayo nakikipag-usap. Yung iba, kailangan po nating i-apply yung empathy. Ibig sabihin, we have to go on their shoes. I-feel po natin kung ano po yung kanilang pakiramdam. Kasi po yung iba, totoo po yan na yung iba po ay nakikinig, nag-ignoring lang po. Tapos yung iba, nagpukunwaring nakikinig. Meron pong selective hearing lang. At saka meron pong attentive hearing. Pero yung pinaka-highest form of hearing po ay ang empathic listening. Most people don't listen the intent to understand, but we listen with the intent to reply. Ayun po kasi yung ating ginagawa na makikinig tayo para matapos po siya sa kanyang pagsasalita at tayo naman po ay makapag-reply. Ayun, dapat po pala, we have to put ourselves on their shoes sa kausap po natin. At wag po tayo agad magbibigay ng advice kung hindi naman po nila hinihingi. Ayun po. Ang ika-anim pong habit ay ang synergy. Ito po yung ika-anim na habit, synergy. Ang ibig sabihin po ng synergy ay idea behind different people, bring different opinion, perspective, and strength to the table. Kailangan po nating i-celebrate ang value ng ating mga pagkakaiba-iba. Halimbawa po, ang isang CEO ay kinukuha niya po yung mga expert po sa kanyang departamento para magkaroon po sila ng isang matibay na solution na pinaka the best po, kasi lahat po ng expert po sa kanyang departamento ay kinukuha niya po ang kanilang mga opinion. Halimbawa din po nito ay meron po tayong isang kahoy na kung tutungtong po tayo sa isang kahoy, mas matibay po kung magkakaroon po tayo ng dalawang layer na kahoy na kukunin. Ayun, yun po rin po ay ibig sabihin din po na ay synergy. Halimbawa din po yun ang synergy. Ang ikipitong habit po ay sharpen the saw. Ibig sabihin, kung meron ka pong nakitang isang tao na pinuputol niya po ang isang puno at it takes 6 hours para maputol niya po ang isang puno, pero kung hahasain niya po ang kanyang lagari, it takes 3 hours lang po at ang 1 hour po ang paghahasa. At sasabihin po ng isang tao na wala akong panahon para hasain ang lagari, pero ang pinakamadali pong paraan para maputol po niya ang puno ay hasain po yung kanyang lagari para maging matalas po, para mas mabilis niya pong maputol ang isang puno. Kailangan din po nating i-apply itong sharpen the saw sa ating 4 areas po ng ating buhay. Ang unang-una po ay ang sa ating spiritual na buhay. Kailangan mo pong alamin kung ano ka ba, kung saan ka ba patutungo, kung pagkatapos po ng buhay dito sa lupa. At sa ganito pong spiritual na pag-uusap ay inaanyahanyahan ko po kayong manood ng mga Bible exposition po ng ang dating daan. Doon po aalamin ko natin ang mga totoong doktrina po ng ating Panginoong Hesukristo at kung paano po tayo lalakad sa buhay na ito. Hindi po para kayo ay umanib sa relihiyong iyon, pero marami po kayong matututunan po doon tungkol sa Biblia dahil pinapaliwanag po ng malinaw po ang tungkol sa mga kasulatan sa Biblia. Kaya iniimbitahan ko po kayong manood at subaybayan niyo po ang mga programa ng Ang Dating Daan. Kailangan din po natin mag-focus din sa ating mga health. Kailangan po natin mag-exercise at ano po ba ang silbi kung pagdating po ng mga panahon na nakarapay ka na sa banig ng karamdaman. Pero sa ngayon po, kung makagawa niyo pong mag-exercise po kayo. Kaya kailangan po natin ng physical exercise. At ang ikatlo po ay ang cognitive learning. Ibig sabihin po nito, para po sa ating sarili, we are the greatest asset. Kailangan po natin magpatuloy sa ating mga pag-alam ng mga katotohanan, mag-explore po tayo, mag-expand po tayo sa ating sarili, i-educate po natin ang ating mga sarili. At kailangan din po natin i-share ito sa iba. At ang ika-apat po ay ang social health, kung paano po tayo nakikitungo sa ibang tao at kung paano po natin sila paano po ang ating relasyon sa kanila, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ayun po. Kailangan po natin continuous improvement ayon po sa aklat na 7 highly effective people. Kailangan mag-invest po tayo sa ating mga sarili. Uulitin ko po ang 7 habit po ng 7 highly effective people na kailangan i-apply po natin sa ating mga sarili upang tayo po ay maging mga matagumpay. Ang una po ay be proactive. Ang ikalawa po ay begin with the end in mind at put first things first. Ang ika-apat po ay think win-win. At number 5 po ay speak
first to understand, to be understood. Ang ika-anim po ay ang synergy at ang ikapito naman po ay pito po ay sharpen the saw. Ang success po ay it's not overnight. Continuously practice it and share it to others. Hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa panonood at salamat po. Sana po ay nakadagdag po ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Maraming salamat po sa panonood at until next time po, God willing.